Live pa rin mula dito sa Campo Caringal, pinagtanggol ng anak ni Ted Filon na si Kay ang kanyang ama sa gitna ng krisis na kinakarap ng kanilang pamilya. Masakit man para kay Kay pero naniniwala siyang nagtangkang magpakamatay ang kanyang ina. Nagpapatrol Chief Correspondent Corina Sanchez. Dumating si Kay etong kahapon sa kanilang tahanan pasado alas 11 ng gabi galing Cebu kung saan ito nag-aaral ng filmmaking. Agad itong niyakap ng ama ng matagal at dinala sa isang kwarto kung saan sila nag-usap. Sa pagsabi na rin ng panganay sa dalawang magkapatid na babae ay malapit siya sa kanyang ina na ngayon ay nag-aagaw buhay man sa ospital ay patuloy na inaasahang makakaraos. Kumusta na ang mama mo? Fighting po siya. Okay naman po yung BP niya. The last data is 95 over 50. And we're hoping na mag-normalize yung BP niya soon. Hanggang sa pagpunta sa Camp Caringal kaninang hating gabi, ay mahigpit ang hawak ng dalaga sa ama at hindi bumibitaw. Para kay Kay, wala siyang pag-aalinlangan sa mga salaysay ng kanilang mga kasambahay ukol sa nangyari. Naayon sa kanya ay tugma at nagkakaisa sa salaysay ng kanyang ama. Pare-pareho po sila ng mga salaysay. Iisa lang po ang story ang sinasabi nila at dun po ako naniniwala. Malaking kalokohan para pagbintangan po nila si Papa na isang suspect o yung lahat ng mga nasa bahay noon, yung mangyari yon na lahat sila ay suspect. Hindi po pwede na may kinalaman po si Papa sa nangyari kay Mama. Wala po siya doon. Okay, itong ano ang pinapaniwalaan mong nangyari sa nanay mo? My mother tries to commit suicide by shooting herself in the head. Ayon kay Kay, ay tunay na sulat kamay ng kanyang mama ang natagpo ang liham kung saan humihingi ito ng paumanhin at pag-unawa sa asawa dahil sa umano'y isang personal na problema. Tungkol po talaga sa finances, yun po yung parang naging malaking problema ng mama ko na hindi na po niya nakayanan. Kay, itong ano no, itong mga naganap kahapon doon sa Kampa, Caringal. Nabalitaan namin na nagalit ka yata kagabi. We ended up waiting for a single signature for over 3 hours. Nung nagtatalo na po sa loob, di ko na po napigilan. Nagpakaawa na po ako na makita ko na po yung nanay ko na nag-aagaw buhay. Sabi ko, please po, gusto ko na po makita yung nanay ko na nag-aagaw buhay. Maawa na po kayo sa amin. Ito po ay isang napakasakit na tragedy na ginagawa nilang spectacle. Ginagawa lang po nila itong joke. Pinagtatawanan lang nila sa estasyon, pinagtatawa nila sa bahay namin. Tama po ba yun? At mula sa isang pangyayaring ika nga ni Kay, akala niya'y eksenang sa pelikula lamang nangyayari, madamdami ng kanyang apela sa publiko. Umaapila na lang po ako sa taong bayan. Kayo na po ang bahalang mag-decide kung saan po kayo maniniwala. Dahil sa totoo lang po, hindi po ito pelikula. Corina Sanchez, Patrol ng Pilipino. Muling pinuntahan ng mga tauhan ng Quezon Police District si Ted Filon sa New Era General Hospital para umano kausapin. Pati raw hipag ni Ted na si Pamela ay gusto nang bitbitin ng mga pulis. Alamin natin ang pinakahuling pangyayari mula kay George Carino. George. Actually, Karen, hindi lang gustong bitbitin. Hawak na ngayon ng mga tauhan ni Colonel Franklin Babanag itong mga hipag ni Ted Filon dito sa koridor ng ikalawang panapag ng New Era Hospital. At ang kasong binabanggit niya ay Presidential Decree 1829 o yung Obstruction of Justice. Ipinipilit ng mga abogado na walang warrant of arrest at walang hindi naman katatapos lamang ng krimen, kaya hindi maaaring sabihing warrantless arrest ito. Ang ginigiit ito si Karen Mabanag ay judgment call nila itong pag-aresto sa mga tao. At ito hindi judgment call na sino mga abogado. Hanggang ngayon ay nagkakaroon ng kaguluhan dito sa ikalawang palapag. So, gumilidama ako dito sa isang silid para mapigilan ang ingay. Pero hanggang ngayon dito magkakapatid, mga hipag ni Ted Filon ay magkakapit-busy ngayon habang isa-isang pinipilit nito ngayon. Na mga tauhan ng Quezon City Police District na may isang oras na siguro na namamalagi kanina dito. Bigla lang nagkaroon ng ingay, Karen, nung marinig namin sa labas, sakit namin yung mga hipag ni Ted Filon. Ay hawak-hawak na ng mga pulis sa kanilang baywang sa pantalon at isa-isang kinukuha. Ang pinipili niya ng pulis ay wala silang
wala silang at pinipilbuksan ngayon yung pintuan nitong ospital. Itinutulak yung pintuan ng ospital. Dito sa loob. Kami nandito ngayon sa loob ng kwarto. At yung mga kinakatok na ka rin eh. Nalilaman. Ano ba sinasabi? Hello? Karen? George? Yes, Karen. Okay. Ang dali ala akong tumigil. Sumipilip ako sa bintana. Pero biglang tumigil itong mga pulis at andito ngayon nakikita ko sila sa siwang ng pinto sa ilalim at nakatayo sila. Kanina pinigilip itulak ng dalawang lalaking naka plain clothes yung pintuan. Hinarang lamang nitong isa sa mga kamag-anak ni Ted Filon. George, para hindi na magkagulo. Child intensive care unit ito, Karen, nandito yung pasyente. Yung misis ni Ted Filon na si Quina. Okay, George. Yes. George, matanong ko lang, sino-sino ba ang gustong dalhin ng pulis? Ang gustong dalhin yung mga kapatid. Unang hawak kanina si Pamela, yung nakita kong hawak. Nung pumapalag yung isang lalaki na kamag-anak din ni Trina, dahil nga nasasaktan na yung mga babae, ay pati yung lalaki, dinampot nila. At ang hawak-hawak na yun, yung magkakapatid na babae, itong mga kapatid ni Trina. At sinasabi ng mga pulis, George, na may kaso na yung kapatid. Ang kaso ay obstruction of justice. Actually, nandito ngayon si Atty. Homo Bono Adasa. Ang binabanggit niya kanina, yung kaso na yun ay yung pinakamabilis lagi na nagiging sandata ng mga law enforcers, gaya ng naging karanasan niya noong panahon ng martial law, na laging iyon yung kinakaso sa kanya, obstruction of justice, para siya madaling madala sa presinto. At George, yes, Karen. Tumatangging sumama ang kapatid ni Trina, si Pamela. Tumatanggi, Karen, dahil ang sabi nga niya, dumadalaw lang naman sa dito. At ano ba yung kasong obstruction of justice na sinasabi nila? Dahil nakipagtulungan naman sila. Actually, ilan, George, ilan ang pulis na dumadampot o sumusundo kay Pamela? Ilan sila? Ang uniformadong pulis na nakita ko ay dalawa. Si Superintendent Franklin Mabanag at si Superintendent Ratwita. Pero yung mga nakita kong nakahawak doon sa mga magbabaeng magkakapatid, mga kapatid ni Trina, ay hindi bababa sa 10 yung nakita kong plainclothes men na humahawak doon sa magkakapatid. Karen? At may abogado ba ang pamilya ni Pamela o ni Trina dyan? Nandito yung mga abogado ni Ted Filon, yung abogado nila Trina. At they're trying to import the hospital. May binabanggit yung abogado. They're trying to import the hospital room, but that's not their role, di ba? Pero if they import that, they have more for them. Sinig ni Atty. Mark De Leon, yung isa sa abogadong humahawak dito sa kaso nga ni Ted Filon. Siya yung nakikipag-usap kanina, pero mukhang ayun yung pag-uusap nila kanina. Narinig niya yung sinasabi ni General Mapanag na lahat ng visitors ay pababatoy. Visitors, Karen. Alright, okay. Narinig po natin ang tinig ni George Carino. Live po siya ngayon sa New Era Hospital kung saan po tinatangkang damputin, sunduin ng mga pulis ang kapatid po ni Trina na si Pamela dahil daw po sa kasong obstruction of justice. Julius. Karen, sa mga sandaling ito, Karen, ay dumating na dito sa Quezon City Police District, dito sa Criminal Investigation and Detection Unit, itong lalaki na nakuna ng video kanina na inaaresto ng mga otoridad. Mamaya sa advisory ng ABS-CBN ay ihatid po namin ang buong detalye ng pagkakaaresto dito sa lalaking ito. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.